Ngayong araw na ito ay pinagdiwang namin ang kaarawan ng aking ama. Dahil pandemya, nagkaroon lang kami ng simpleng komemorasyon sa Ilocos. Nagkaroon ng misa, nagkaroon ng wreath laying. Marami na rin ang nagparating ng mga pagbati sa pamamagitan ng social media. Nagpapasalamat kami sa inyo sa patuloy ninyong paggunita sa kanyang alaala at legasya. If there is one thing that I think clearly sets my father apart, it's that he had a very clear vision for our country. Malinaw na malinaw ang direksyon niya kung saan niya gusto dalhin ang bansa. Lagi niyang iniisip kung ano ba pinakamagandang tutunguan ng ating bansa sa 5 taon, sa 10 taon, sa 30 taon, saan ba tayo patungo. Yun ang laging kanyang iniisip. He viewed his work as president as one of nation building, of building up our country to make it better. That is the motivation that I think we should return into our political system. Nagsimula sa kanya ang mga pundasyon, yung mga basic na pangangailangan ng tao ay natugunan. Unang-una ay kailangan may makakain ng tao. Dahil dito ay kanyang binuo yung IRI, International Rice Research Institute. Yung research kung ano yung pinakamagandang binhi, paano ang pinakamagandang mga teknolohiya. Pinalawak niya ang irrigation system hanggang sa production, nagbibigay ng production loan. Magpoproseso, gobyerno rin. Meron tayo dati Food Terminal Incorporated. Yan ang bagsakan. At yung mga wholesaler doon pumupunta. At ang presyo ng mga bilihin, mas baba kaysa sa komersyal dahil ang gobyerno ay dapat hindi pinagkikitaan yung ating mga produkto na dinadala sa taong bayan. Ang dulo nitong proseso na ito ay yung Kadiwa Center. Ito yung parang sari-sari store. Yung una malalaki pero paliit ng paliit hanggang nagkaroon pa nga nung rolling Kadiwa ang tawag. Doon maaring bumili ng mura na pangangailangan na pang-araw-araw ng mga tao. Ganyan ang naging konsepto sa agrikultura noon. Pagtanim hanggang sa naging pagkain, tinutulungan ang magsasaka natin ng ating pamahalaan. Iyon ang ating pwedeng gawing modelo sa darating na panahon pag pinalakas uli natin ang ating agrikultura. Marami nagsasabi na yung panahon ng aking ama ay ang golden age of infrastructure development dahil talaga ito ay naging napakalaking prioridad ng ating pamahalaan. Dahil sa pag-uunawa na ang ekonomiya ay umaasa sa infrastruktura. Dahil kailangan ang ekonomiya ay umaabot sa lahat kahit sa kasulok-sulukan. Walang maiiwanan. Hindi pwedeng Maynila lamang ang umuunlad. Ang pinakamagandang halimbawa dyan, yung Pan-Philippine Highway. Apari hanggang Hulo ang sa lagi nilang sinasabi para pinagdugtong ang Luzon, ang Visayas at saka Mindanao para talagang nararamdaman natin na buo ang Pilipinas, nag-iisa. Habang naman dumadami yung infrastruktura, kailangan mag-industrialize para mas gumanda ang hanap buhay, mas malaki ng ating mga negosyante dito sa Pilipinas. Kaya't ipinagsama na yan yung energy development. Nagtayo ng mga malalaking dam na ginagawang hydroelectric plant. Tayo ang isa sa mga nangunguna sa geothermal production ng power. And hanggang ngayon, kasama dun sa pagdagdag ng power ay yung rural electrification. Lahat na malalayo ay inaabot pa rin ng kuryente. Kaya naglagay tayo ng mga submarine cable mula sa Visayas hanggang sa Mindanao. Naging mataas ang electrification natin, nasa 90%+ tayo. Sa larangan naman ng edukasyon, ito ay pinakamalaking prioridad talaga ng aking ama. Unang pangangailangan ay yung pagdagdag ng school building. Kaya na-invento yung tinatawag ng Marcos Prefab School Building. Yung prefabricated, hindi pa nauso yan noong 1967-66. Dinala natin yung teknolohiyang yan para mas mabilis ang pagpatayo ng school building. Tapos yung training ng mga teacher, malaking bagay. Kung magaling ang teacher natin, magiging magaling ang mga graduate nila. At yan ang mga kailangan natin para pagandahin natin ang Pilipinas. Yung mga ibang lugar na walang college, nagkaroon tayo ng sistema ng university college. Ngayon tinatawag na SOC, State Universities and Colleges. Yung mga specialist institute, kinabanggit ko na yung IRI, RITM, na ginagamit natin ngayon, Research Institute on Tropical Medicine. Marami rin yung mga tinatawag na Marcos Scholar. Nakapag-aaral sa Germany, nakapag-aaral sa Amerika, nakapag-aaral sa Europe, nakapag-aaral sa Middle East, kung ano-ano yung naging specialization nila at ang kanilang
kanilang pambawi talaga ay tumulong sila sa pamahalaan dahil expert na sila. Nung panahon na yun, tayo ang pinakamataas na literacy rate sa Asia dahil dito sa kanyang development ng edukasyon. Isa sa pinakamalaking prioridad nung panahon ng aking ama ang healthcare. Kaya't marami siyang itinayo, mga ospital, yung heart center, lung center, children's hospital, kidney center ang tawag noon, para meron tayong specialist hospitals. Ang problema kasi hindi na tayo nakapagpatayo ng malaking ospital mula nung 85. Kaya naramdaman natin kaagad nung nag-COVID, naging mabigat ang dami ng pasyente. Naramdaman kaagad natin ang pagkukulang. Itong mga basics nito ay tinatamaan ngayon dahil sa pandemya. Yung ating food security, sino bang aakala na ang Pilipinas mag-i-import ng galunggong? Yung infrastructure natin ngayon, kailangan na nating idagdag dyan yung ating digital infrastructure. Ito yung mga bagong highway. Dahil totoo naman, yung ating mga buhay ay naging dependent na sa infrastruktura ng internet. Sa energy naman, may balita na tayo na nagkaka-brown out. Kaya kailangan makahanap tayo ng bagong panggalingan ng ating kuryente. Isama na rin natin dyan yung mga bagong teknolohiya, yung mga windmill, kagaya dun sa amin sa Ilocos Norte, solar power. Lahat yan ay kailangan pag-aralan para madagdagan ang supply natin. Ngayon, na nandito ang pandemya, kailangan natin baguhin ang buong sistema ng edukasyon. Napakahirap na itong pagbabago na dinadanas natin dahil sa pandemya. Higit sa lahat ay kung paano natin haharapin ang pandemya, baka maulit pa. Paghandaan na natin, patibayin ang ating mga research institute, mga scientifico, kailangan natin magtayo ulit ng mga ospital. Kailangan natin paratingin ang healthcare sa baba.